Maglagay ng asin upang humakot ng swerte at kasaganaan sa iyong tahanan at sa buong pamilya. Guys, kumusta? Welcome again sa ating YouTube channel. Panibagong pampaswerte ang ating topic ngayon at isa ito sa pinakamagandang isi-share ko sa inyo guys. Kasi gamit ang asin guys, ito pwede kang makapag-akit dito ng swerte at kasaganaan sa iyong buhay. Kung ikaw ay nahihirapan ngayon, asin lamang po ang solusyon yan guys. Kasi ang asin po, matagal itong ginagamit po bilang pangtaboy malas and then mag-akit po ito ng swerte at tuloy-tuloy po yan. So, kailangan lamang guys, pag ginawa po ito, 100% yung paniniwala mo una po sa lahat and then syempre po, samahan natin ito ng sipag at tiyaga. So, ngayon po guys, ang mga lugar na aking babanggitin ay ganun din ang gagawin niyo po. Maglagay po kayo ng asin kasi po napaka-importante talaga na mayroon kang ilagay na asin doon sa mga lugar na ating babanggitin para sa ganung paraan magiging tuloy-tuloy po ang pasok ng swerte sa inyo. And then guys, sa mga asin po, pwede po kayong gumamit ng rock salt kagaya nito. And then pwede ka rin gumamit ng Himalayan salt or yung cooking salt. No, yung asin po na ginagamit natin sa pagluluto, pwede po yan. And then, ang ginagawa ko po guys, nagaano po ako ng maliliit na mga ganito guys. Ayan, maliliit lamang siya. Kasi po, pwede mo po itong ilagay doon po sa iyong sala. Kasi maliit lamang siya. Hindi siya gaano mapansin. Ayan. And kung mayroon kayong mga ganito po guys, yung sa mga wine glass po na maliliit, pwede mo yung gamitin yun. Kasi maganda kasi pag ang lagayin mo ng asin ay babasagin po or yung clear po na glass, no? Yung ganyan po. So, ngayon po, saan ba ito ilagay? Yung mga lugar na yan na yung lagyan mo ng asin, yan po ay magdala po yan ng swerte sa inyo. Mag-iimita po yan ng positive na enerhiya na yan po ay magdala ng swerte. Lalo po pagdating po sa pera. Magiging magaan po ang pasok ng pera sa inyo at lagi po talaga kayong swerte sa pera. No? And then, hindi lamang po tungkol sa pera, yung pamilya po ninyo na lagi pong mayroong nagkakasakit, ayan, maiiwasan po yan. Kasi ang asin po ay nagtataboy po ito ng malas at hinihigo po nito yung mga negatibong enerhiya na nagdadala po ng problema sa buong pamilya. Ang number one po guys na mga lugar na dapat mong lagyan ng asin, yung po mga loob ng iyong bahay na may mga tagusan po or mga kagaya po ng mga bintana. Sa bintana po, maglagay po kayo ng ganito guys. Maglagay kayo ng maliit lamang na asin. Ilagay ninyo dyan sa bintana ninyo. And then, sa likod po ng iyong pintuan. Isa din yan sa likod ng pintuan. Kasi guys, ang asin po, ito po ay dyan pa lang sa pintuan, i-filter na nito yung mga nanggagaling sa labas. Ma-filter na bago pa pumasok ng iyong bahay. Baga sa ano, haharangin na nito yung mga malas dyan or mga negatibong enerhiya na dadala po natin galing sa labas ng bahay. Pag tayo po yung umaalis, yung mga pamilya mo, galing sa labas yan, ma-filter na yung mga negatibong enerhiya. Lalo po pag mayroon po kayong mga bisita guys, ayan, maganda yung mayroon kang asin kasi ito po ma-filter ang lahat po ng mga negatibong enerhiya, hindi po siya makakapasok sa loob ng iyong bahay. Napansin po niyo guys, parang yung bahay mo, parang ang bigat ng pakiramdam mo palagi, yan po, malakas po ang negatibong enerhiya dyan. And then, ang bahay kasi, pag once na positive enerhiya po, ang dumadaloy niyan, magiging masagana ang buhay, magaanang pasok ng pera, and then masaya po. Walang nag-away-away at walang nagkakasakit. So, makakatulong ang asin. And then, ang asin ay ginagamit pa ito noong unang panahon bilang pang, ginagamit nila bilang pag nanggagamot po sila. And then, nagtataboy po ito ng mga kamalasan po. And then guys, ito po guys, pag mayroon na kayong mga maliliit na ganito, again po, lahat ng mga bintana po ninyo, lagyan po ninyo ng asin. And then, yung likod po ng pintuan. At kahit po guys, kung may mga terrace po kayo, doon po sa harap mismo, bago po papasok sa iyong pintuan, sa mga terrace, maglagay po kayo ng asin. At make sure lamang po na hindi po siya mabasa ng ulan pag yan po'y uulan kasi po mabilis siyang matunaw. And then, palitan lamang ito guys,
sa tingin po ninyo na natunaw na po yung asin, saka mo na siya palitan. And then po, pwede din kayong maglagay ng asin doon po sa bintana, kung may mga bintana po kayo sa iyong CR. Huwag niyong kalimutan maglagay doon kasi yung asin, hihigupin nito ang mga negatibong enerhiya na nasa loob po ng CR. Kasi yung CR natin guys, tahanan po ito ng mga negatibong enerhiya. Kaya sa CR pa lamang, kailangan po ma-filter na yung mga negatibong enerhiya para hindi siya kakalat sa loob ng iyong bahay. So ito po guys, mga simple na paraan sa paggamit ng asin. Ito po ay makakatulong po sa inyo para umakit ng swerte at aasinso ka sa iyong buhay. Kaya guys, ang pagpalit po nito, again po, kailangan palitan lamang siya kung natuyo na or tumigas na yung asin or nagtubig na siya. Once kasi guys, ang asin ay nagtubig na siya, ang ibig sabihin nito, marami pong negatibong enerhiya na hihigop nito, no? And then, palitan mo siya. Ang gagawin mo po, ibuhos mong asin na ito, yung papalitan mo na asin, ibuhos mo sa lababuhan or sa inidoro, then i-flush siya, and then maglagay ka ng panibagong asin, ilagay mo, ibalik mo sa mga lugar kung saan yung mga lugar na nilagyan mo ng asin. So, sa video natin ngayon guys, ito po makakatulong po ito upang umakit ng swerte araw-araw, upang lagi kang swertihin araw-araw, and then unti-unti po yung maramdaman mo talaga yung pagbabago ng yung buhay kasi po magiging magaan pasok ng pera, and then tuloy-tuloy na po yan. So, ugaliin po nating maglagay ng asin. At kahit po sa iyong mga kwarto guys, pwede po kayo maglagay ng asin doon sa bintana po ng iyong kwarto, no? So again, sa lahat po ng mga bintana ng parte ng iyong bahay at sa terrace at sa labas po ng bahay, yun po ang mga dapat mong lagyan ng asin. So sana po guys, ang video natin ngayon mayroon kayong panibagong idea kung paano makapag-attract ng swerte at kasaganaan sa buhay. Kung paano mabago ang takbo ng iyong buhay mula sa kahirapan papuntang kasaganaan. So kung nagustuhan po ninyo ang ating video ngayon, huwag po ninyong kalimutan mag-like and then i-share ang video na ito sa iyong mga kakilala, friends and family, at mag-subscribe ka na rin kung hindi ka pa nakapag-subscribe. Maraming salamat mga kaswerte ko. Good luck sa inyong lahat. Bye-bye po!